Hello guys! Meron tayong panibagong video at about naman ito sa ating computer system servicing. Wherein ang ita-target natin ngayon is yung ating COC2. COC2 is Setup Computer Network. Ano muna ang kailangan natin bago tayo makapagsimula or bago tayo mag-start dun sa ating COC2? Una, kailangan makahingi na tayo ng tinatawag nating IP address. Yung IP address guys, ito yung i-designate natin dun sa mga kailangan natin gamit tulad ng ating router, access point at yung ating mga computer. Pangalawa, kailangan po natin yung ating network cable. Make sure po na nakagawa na tayo ng dalawang network cable na gagamitin naman natin dun sa ating mga switches para makapagsimula tayo ng ating COC2. At ano ba yung unang step sa paggawa ng ating COC2? Una, kailangan ma-designate natin yung IP address dun sa ating mga component. At unang-una na dito is yung ating router. Una, bigyan natin ng ating router ng IP address, susundan ng ating access point, susundan ng ating server, sunod natin yung ating desktop, at huli po yung ating laptop. After po nun is magpiping na tayo para makapag-test kung yung network natin is nag-work or gumagana. So simulan na po natin yung ating configuration. Una, gamitin na po natin yung ating router. So ito po yung IP address na gagamitin po natin. So kung okay na yung ating IP address, pwede na po tayo magsimula. Una natin bibigyan ng ating IP address is yung ating router. So bago magsimula guys, unang-una kailangan natin yung ating router is ma-reset. Bakit kailangan i-reset yung router guys? Siyempre, kung meron ng ibang nag-configure nito, iba na yung address na meron tayo dito. So kailangan natin siyang i-reset at ilagay dun sa ating patch panel. Yung patch panel na to guys is naka-punch dun sa ating desktop. So yung desktop po yung gagamitin natin para pang-configure ng ating router. So ipipress natin yung reset guys. Reset nyo po siya at least mga 10 seconds or hanggang 15 seconds hanggang sa ma-reset yung ating router. So naka-hold na yung ating reset button dito sa ating router. So nire-reset natin siya, paalala ko lang, para po magbalik sa default yung ating router. At ang default IP address ng ating router is 192.168.1.1. Yun po yung default IP address ng ating router. Kailangan malaman nyo yun guys para makontakt nyo siya dun sa ating configuration na gagamitin natin yung ating desktop. So tingin ko, na-reset ko na yung aking router. So magpo-proceed na ngayon tayo dito sa ating desktop. So after natin ma-reset yung ating router guys, i-configure na natin siya using this desktop. So sa desktop nakalagay yung aking network cable papunta dun sa ating router para dito natin siya ma-configure. So punta lang tayo sa ating Google Chrome or Microsoft Edge, kung anong available na web browser na meron tayo dito sa ating computer. So this time, meron tayo Microsoft Edge dito. So wait lang natin guys na mag-load kasi bagong setup lang po no, yung ating tinatawag na browser. So this time, itatype po natin dito yung IP address na kailangan natin dun sa ating router. Dahil nireset po natin siya, ang default IP address ng ating router ngayon is 192.168.1.1. Yun po yung default IP address ng ating router. 192.168.1.1. Pag hindi ito lumabas guys, ibig sabihin mali po yung ating default IP or hindi pa natin siya nareset ng mabuti. Hindi siya babalik sa .1.1 pagka hindi po successfully reset yung ating computer. So ano ba yung username na ilalagay natin? Ang ilalagay po natin is admin. Yung password din po niya is admin. So pupunta lang tayo dito guys sa ating exit para hindi na tayo ganong malito. Pupunta naman tayo guys sa susunod nating pipindutin, yung tinatawag nating interface setup. Pupunta tayo guys sa ating wireless para ma-configure natin yung pangalan ng Wi-Fi ng ating router. So pupunta lang tayo guys sa ating SSID. Pero ito po yun, then papalitan natin siya ngayon ng pangalan. Yung SSID guys, ito yung nare-receive ng ating mga cellphone, ng ating laptop, ng wireless connection name. So palitan lang natin siya ng ECSD. Lagay natin router para ma-identify natin mamaya kung sino ba yung pangalan ng ating wireless name. So ECSD router ang papangalan ko. Yung pre-shared key guys, nasa teacher or nasa assessor yung password kung ano man yung bibigyan niya. Pero this time, ang ilalagay ko is password din. Malaking B at SSW0RD. Yun po yung password. After po niyan, isa-save po natin. Maghintay lang po tayo saglit. Pag save natin,
Pag nag-load po dyan, doon na tayo sa susunod nating step. Pag na-save na natin yung ating wireless changes natin, after po nyan, pag na-save na natin yung changes dun sa wireless natin, pupunta na tayo ng LAN. Dito lang po tayo mag-assign ng IP. Pero bago tayo mag-assign ng IP guys, make sure na ma-disable nyo yung tinatawag natin DHCP. DHCP stands for Dynamic Host Control Protocol. Para saan po ba ang DHCP? Ang DHCP guys, ito yung nagbibigay ng IP address sa connection na mawalang naka-assign na IP. No? So, di-disable natin siya. Bakit naman po kailangan i-disable? Kasi sa COC3 ng ating setup, dun sa ating assessment, si server na po ang may karapatang magbigay ng ating IP address. So, tatanggalin natin yon kay router. So, after po nyan, napapalitan natin yung ating IP address. Ano naman yung ipapalit natin? Yung in-assign sa inyo na IP, yun na po ang ipapalit natin. So, ang ginagamit nating IP ngayon guys is yung class C. So, 192.168, ito yung default na class ng class C. So, papalitan lang natin yung dalawang dulo. So, this time, ang gagamitin natin is .100, tapos, ang ilagay natin na computer number is 11. Then, isi-save na po natin. Pag save natin guys, okay natin, automatic, kailangan tanggalin na natin siya dun sa ating patch panel. Bakit natin siya kailangan tanggalin? Kasi hindi na rin naman magkoconnect yung desktop saka yung router. Kasi magkaiba na sila ng IP. So, ibalik lang natin siya dun sa ating switch. No, i-coconnect na natin sa switch at kailangan nakikita nyo guys na umiilaw yung ating switch. Indicated na gumagana na yung ating router at connected na tayo doon sa ating router. So, next naman po natin i-configure is yung ating access point. So, yung access point natin, i-connect natin dun sa ating patch panel. Pag connected na guys, bago natin i-configure, ulitin lang natin, i-reset po natin siya. Kailangan natin i-reset yung ating access point. So, this time kasi may butas siya, so susundutin natin gamit po yung ball pen. So, reset lang natin, mga 15 seconds para sure na po. No? So, hintayin lang natin, bilangan natin ang ating 15 seconds. Pag na-reset na natin guys, punta lang tayo dun sa ating Internet Explorer or dun sa Microsoft Edge or sa Google Chrome. Kahit anong web browser, pwede natin gamitin. So, this time, Microsoft Edge yung gagamitin ko. Then, yung default address naman ng tinatawag nating access point is tinatawag nating D-Link AP. Yun po kasi yung nakasulat dun sa ilalim. Kung gusto nyo malaman kung ano yung default, tingnan nyo lang po yung sticker sa ilalim ng ating mga device. So, this time, D-Link AP yung itatype natin, tapos enter lang natin. Pag napasok na natin yung D-Link guys, tulad kanina, i-cancel na natin yung ating wizard para hindi mahaba yung ating process. After po nyan, punta kayo dun sa wireless setup. Tulad kanina guys, yung ating router meron siyang SSID wherein yung pangalan ng wifi na nare-receive natin. Same with access point. Punta lang tayo dun sa ating wireless setup. Makikita nyo agad yung SSID. Ito po yun. Highlight lang natin, papalitan po natin siya. Palitan natin naman ng ECST space yung ating WAP or wireless access point. After po nyan, naka-security mode tayo. Gawin natin personal, then sa baba, hahanapan ka ulit ng password. So, yung P-share key ulit natin, or yung password, is password. Malaking P at SSW0RD. After po nyan, kailangan natin i-save. Save lang natin dun sa itaas. Hintay lang ulit tayo ng ating changes dun sa ating wireless access point. After po nyan, pupunta ulit tayo ng ating LAN setup. So, okay na po. Punta tayo ng LAN setup natin. Then, makikita nyo dito yung tinatawag nating IP address. Naka-dynamic siya, guys. So, palitan natin ng static. Ibig sabihin yung static, tayo yung mag-assign. Ibig sabihin, fixed na po yun at hindi siya nagpapalit. Hindi katulad yung dynamic. Ang dynamic po kasi, pag nag-restart yung PC o yung device, automatic hihingi siya sa router or dun sa tinatawag nating server. So ngayon, yung disable natin, naglagay tayo ng static para may assign natin kung ano yung assign IP sa kanya. So, 100.12 naman po ang naka-assign sa ating access point. Gateway address guys, ito yung IP ng ating router. So, i-assign po natin yung IP ng router na nandito. Gateway address po siya. 192.168.100.11. Kung maalala niyo po kanina, ito yung address ng ating router.
Lagay nyo na rin po yung DNS server para po yan sa abang natin sa COC3. 192.168.100.13. Ito naman po yung address ng tinatawag nating server. So, i-okay lang po natin at i-save natin. After po natin ma-save, hintay lang po tayo ng saglit, tapos bunot po tayo. Bubunot din natin siya, ilalagay natin doon sa ating switch. Pag nilagay natin sa switch, ibig sabihin gumagana na po yung ating router at yung ating access point. This time, pupunta naman tayo sa tinatawag nating server. Dito naman tayo mag-assign. After po natin ma-assign yung IP address ng ating router, at after ma-assign yung IP address ng ating access point, pupunta na tayo sa ating server. So, make sure na natatandaan natin yung sequence ng ating IP address na napakalaga po. No, so, punta na tayo sa ating server. Pero bago yon, make sure na ilalagay natin yung network cable ng ating server papunta dun sa switch. So, after natin mailagay, guys, ito yung gagawin nating network cable during dun sa COC2. Bago kayo mag-proceed ng ating configuration, make sure nakagawa kayo ng kable o yung network cable. So, madalas na ginagamit po nating network cable is yung straight through. Kung hindi pa kayo marunong mag-cable, guys, meron tayong link sa baba noong saan gumawa tayo ng network cable. Pwede siyang panoorin kung paano gumagawa. Okay, so proceed tayo ng ating configuration dun sa ating server. Pupunta po kayo ng network, right-click, properties. This time, mag-assign tayo ng IP address para sa ating server. Pupunta kayo ng network adapter. Pupunta kayo ng internet controller natin. I-right-click natin siya, guys. Tapos, punta tayo ng properties. Punta tayo ng tinatawag nating internet protocol, version 4. Dahil version 4 po yung ginagamit natin, properties. This time, mag-assign tayo ng IP address para sa ating server. So, 192.168.100.13. Yan po yung IP address ng ating server. Subnet mask, automatic, naglalagay po siya dahil class C yung ginagamit natin. Tatlong set ng 255 yung lalabas yan. So, default gateway po natin is 192.168.100.11. Kung maalala po natin, gateway natin is yung IP ng ating router. So, punta tayo sa DNS server, wherein, syempre, server ang hinihingi dito, yung IP ng server yung kailangan natin ilagay. 192.168.100.13. Kung okay na po, press okay lang, close tayo, guys. Tapos, pupunta tayo, magpaback lang tayo ng konti. Punta tayo ng advanced sharing. Huwag nyo po ito makalimutan. Advanced sharing, guys, i-on nyo lang yung network discovery. I-on yung file and printer sharing later sa ating COC3. Napaka-importante po nyan. Turn on sharing so anyone with network can access, no, yung ating mga files. Then, napakalaga, i-turn off mo nyo po yung ating password. So, bali tatlong on po yan at isang off dun sa ating baba. Save changes. At bago matapos, punta kayo ng tinatawag nating Windows Firewall. Punta tayo ng Windows Firewall. Pag nakita natin na naka-green, ibig sabihin na-on yung firewall natin. So, pag na-on ng firewall, hindi tayo makakapag-sharing ng mga folders, ng mga kailangan natin. So, i-off lang po natin yung ating firewall. Dalawa po yan, then i-okay lang natin. After po yan, tapos na po yung configuration ng ating server. Lilipat naman po tayo sa ating desktop. After po natin ma-configure yung ating server, pupunta naman tayo sa ating desktop. So this time, meron tayong gawang cable dito. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan meron na kayong gawang network cable bago kayo mag-proceed dun sa ating COC2. Napakalaga po nun dahil pag wala kayong cable, hindi nyo ma-network yung ating mga computer. So, lagay lang natin yung cable natin. So, make sure po na umiilaw yung ating network switch. Kaya kung merong ilaw dito, indicated na nakakonect yung ating mga kable. So, this time naman, guys, pupunta tayo sa ating network ng ating desktop. Right-click, properties. Punta lang tayo sa change adapter settings. Punta tayo sa Ethernet adapter natin, properties. Then, punta tayo sa version 4 ng ating internet properties. Then, use the following IP address, 192.168.100.14. So, yan po yung assigned IP na nilagay natin kanina kay ating kay desktop. So,
So, subnet mask, automatic po yan. Default gateway, punta tayo ng 192.168.100.11. Kung maalala po natin, yung default gateway, ito po yung IP ng ating router. So, DNS server, napakalaga po nito para sa COC3. So, kung mali po kayo ng type ng DNS server, hindi nyo makukontakt later sa COC3 ng ating CSS yung ating server. So, kung ano yung IP ng server, yun po ilalagay natin dito. So, 13 po ang IP address ng ating server. Then, okay lang natin. Then, close. After po nyan, magbaback na tayo, pupunta na tayo sa tinatawag nating advanced sharing. So, sa advanced sharing, tulad ng ginawa natin sa server, tatlong on at isang off po dito. So, isa, dalawa, punta lang tayo sa baba, tatlo. Then, sa pinakailalim po, is i-off lang natin yung password, protected sharing. Then, save changes. Then, bago kayo mag-close, punta tayo sa tinatawag nating firewall. Huwag nyo kakalimutan. So, Windows Defender Firewall, i-off lang po natin. 1, then 2. Then, i-okay natin. After po nyan, okay na yung configuration ng ating desktop. So, si desktop po natin is gumagamit ng Windows 10. So, proceed naman tayo guys dun sa ating laptop. So, this time, laptop na po tayo. Mag-pause lang. So, lastly guys, ito na yung ating laptop. So, kinukonnect natin siya guys, wireless. So, huwag nyo kakalimutan na connected ang laptop natin through Wi-Fi. Huwag nyo gagamitan ng kable. So, para makita natin yung mga wireless device natin kung gumagana siya. So, punta lang tayo sa ating, syempre, yung ating Wi-Fi. At kailangan nyo makita dito guys, yung pangalan ng ating access point. Kung maalala nyo kanina guys, ang pinangalan natin is ECSP space WAP or yung ating wireless access point. Click lang natin, then connect. Make sure guys na naka-check yung connect automatically. Kasi pag hindi nyo ito na-check, mamaya sa ating pag-restart ng ating laptop, kailangan si ECST wireless access point ang makita niya or hanapin niya. So, connect natin. Siyempre, naglagay tayo ng password. Yung malaking P at SSW0RD. Then, i-okay natin. Hintay lang tayo ng konti, tapos punta na tayo ng ating network. Kung ano yung process kanina na ginawa natin sa ating desktop, ganito din yung configuration na gagawin natin sa ating laptop. Pupunta lang tayo ng network, right-click, properties, punta lang tayo ng change adapter settings. This time naman guys, sa wireless kayo maglalagay ng IP. Huwag nyo kakalimutan dahil itong wireless guys, ito yung nakakonnect dun sa ating network. Right-click, properties. Punta lang tayo sa ating version 4 na IP address. Then, use the following IP address. Insert lang natin yung IP ng ating laptop, 192.168.100.15. So, 11, 12, 13, 14, 15. No? So, yun po yung dinesign nating IP para mabilis lang. So, default gateway, kung maalala natin, IP ng router yung ginagamit po natin dito. .11. Then, syempre, sa DNS server, IP ng server ang gagamitin natin. .13. Yan. Pag okay na, press okay lang po, then close. Then, back tayo ng isa. Tulad ng ginawa natin sa dalawang ito, punta lang tayo ng sharing. Tatlong on. Tapos, sa baba, i-on natin yung sharing. Then, sa pinakababa po niya is i-off natin yung password protected sharing. Then, save changes. Then, punta tayo ng firewall. Punta tayo ng firewall. Make sure na naka-off yung ating firewall. Pag okay na guys, kailangan natin mag-test. Ito na yung isa sa pinakamahalaga. Kailangan malaman natin kung connected yung limang device. Sino yung limang device? Yung router, yung access point, yung server, yung desktop saka yung laptop. So, paano natin mapapatunayan na good yung ating network? So, sa pamamagitan ng tinatawag nating ping test. So, proceed tayo ng ping test. So, dako na ngayon tayo guys. So, dun sa ating ping test. Wherein yung ping test yung ginagamit nating batayan para makita kung okay na yung ating network. Kung na-configure ba natin siya ng maayos at walang problema dun sa kable at yung IP address na ginagamit natin. So, punta tayo ng tinatawag nating CMD. So, paano ba binubukas yung CMD? Punta tayo ng run.
type natin CMD. Then, makikita natin yung black screen. Ito na po yung CMD na ginagamit natin. Then, i-type po natin is ipconfig. Para saan yung ipconfig? Yung ipconfig guys, ginagamit para makita kung yung naka-assign na IP is okay or tama na nakalagay sa kanya. After po nyan, i-type natin is ping. Ping space yung IP nung gusto mong kontakin. So, kung maalala po ninyo, 5 yung ating device. So, si router 11, si access point 12, si server 13, si desktop is 14, then yung ating laptop is 15. So, ipiping natin yung ating mga IP address. So, 192.168.100.11. Ito po si router. So, kailangan makita natin na mag-reply siya. Enter lang natin. So, makikita natin guys na nagre-reply yung ating router. So, kung makikita kayo ng apat na reply, it's a sign no, na good yung connection ng server papunta dun sa ating router. So, another ping test. So, arawak na lang ako guys para mas mabilis. Then, itatype naman natin si access point. Si access point is number 12. So, enter na. So, makikita nyo guys, good naman din yung ating network papunta kay ating access point. Siyempre, ping na rin natin sarili natin si 13. Enter na. Then, ping ulit natin yung ating desktop naman, no? Papunta sa desktop. So, nagre-reply din yung ating desktop. Then, lastly, ping natin yung ating laptop na mayroong 15 na IP address. So, kung nagre-reply lahat, guys, ibig sabihin maganda yung connection ng bawat isa. So, lilipat ngayon tayo ng ating desktop para naman makita natin kung okay din yung ating desktop. Baka po kasi may problema pala sa kanya na hindi natin na-identify during ping, magpi-ping test din po tayo dito. Okay, so punta ngayon tayo guys sa ating CMD. Then, type lang natin ipconfig to check kung anong IP na naka-assign dun sa ating desktop. So, this time makikita natin 14. So, ping na tayo. Ping space yung IP ng ating router. Siyempre, router yung nauna. So, siya yung una nating ping. So, makikita natin guys, nagre-reply. Then, ping natin din yung ating access point, si number 12. So, after po yan, ping na rin natin yung ating server. So, 13 yung itatype natin. Araw up lang guys, yun yung history ng ping. Kaya, hindi na tayo nagtatype ng mahaba. Then, ping na rin natin yung sarili natin. Then, lastly, ping natin yung ating laptop. Yan. So, ibig sabihin, nagre-reply lahat. Ibig sabihin, good po siya. So, pupunta naman nga po ngayon, guys, doon sa ating laptop. So, zoom in lang natin. So, CMD tayo. Then, ipconfig to check kung anong IP meron tayo. So, makikita natin, guys. Ang naka-assign na IP natin is 192.168.100.15. Yung default gateway natin yung IP ng ating router. So, okay naman yung pagkakatala. So, ping test tayo. Ping space 192.168.100.11. Si router muna po. Nagre-reply din po. It's a sign na connected tayo, wireless connected, dun sa ating mga device. Access point. Then, ping din natin yung ating server from laptop to server. So, nagre-reply din po siya. Then, laptop to desktop, number 14. Then, syempre, last is yung laptop. So, okay na po ang ating connection. That time, guys, ibig sabihin, connected na yung ating mga network. Pwede na tayo magpa-check sa ating trainer or sa ating assessor dun sa ating COC2. Ibig sabihin na kapag-deploy tayo ng ating IT, na-assign natin siya ng maayos, pati yung mga firewall na gawa din natin at yung kable. That time, ibig sabihin competent or okay na tayo dun sa ating COC na setup computer network. Yun lang po. Salamat.